Hello, hello po! Welcome po sa aming channel at agaw sa mga DH Vlog! So, for today's video po, sa nakikita po ninyo, nandito po sa aming harapan ang napakarami pong pagkain. Ngayon po, magmumukbang po tayo ng the ultimate, all-time favorite pong Pinoy almusal. Kaya, kain niyo po tayo! Saya po namin ngayon dahil ito ay celebration na din po namin sa aming 1,000 subscribers! Yay! Kaya pray po muna tayo! Gracious and thank you, Father. We thank you so much, Lord. Sa araw na ito, salamat po sa mga panibag kung buhay niyong binigay ko sa amin. At sa mga pagkain po na nasa harapan, naman po ito yung pagkaw bless ito at maging palakasan po sa mga physical na pangamatawa. Gusto po yung pinakasalamatan namin sa pangalan naman po ng aming Diyos sa Kristo. Amen. Amen. Kaya, let's go! Kakain po tayo! Meron po tayo! Sa'yo? Paborito ng bayan? Sardinas? Corn beef? Tatlong klaseng luto ng itlog. At mahahaba, malalaki, sosisyon. At syempre, ito, mga vegetarian, pagkulay ni ate. At kung gusto mo ng kanin, ito, kanin-kanin puno-puno. Sige. At ang paborito, pandisal ni Manang, ini. At, nandito pa sila, kaya kubin lang siya. We have a different kind of plate. Yes, this one is beauty plate. Oh. And this one is Manang Imi. Ang itlog, ang inahan-ani. Because Pilipinas, ang itlog is makapal. Unahon yung itlog, gaon niya, no? Gabon po mga talatagaw, nagpo-post po kami sa Facebook at saka namininig po kami ng mga iba't ibang katanungan. So, ngayon po, habang nagmumukbang po tayo, sasagutin po namin yung mga katanungan. Mukbang, word at word. Q&A portal. So, nandito pa ang unang katanungan. Galing kay Jinilin Doble. Te, mahirap bang maging OFW kasi di ko pa naranasan? Yes, mahirap sa una. Una lang po ang mahirap. Ngayon, puro sarap na po. Tingnan niyo po yung nasa harapan namin. Sarap na sarap. Thank you sa katanungan. Sabi po, siyempre, nung una, napakahirap po kasi lalo na po pag sa gitna ng silangan tayo nang-apply. Siyempre, pag-apply, madali lang kasi libre-libre lahat. Pagdating doon na ang mas mahirap. At saka, kailangan mo lang talaga doon nung mahabang pasensya. Kasi pag hindi mahabang pasensya mo, uuwi ka ng... Uuwi ng lukaan. Si Indian, first time niyo po dito sa Makaso. Ano? Mahirap ba? Maging uuwi ako niyo. Para sa akin po, bilang po, una ko po kasi trabaho dito sa Macau. So, bata po ako pumunta dito. 19 po ako nung nag-start akong work po dito sa Macau.
Well, sa totoo, mahirap po talaga. Kasi, nauna, language barrier. Chinese po sila. Pilipino po tayo. Siyempre, kahit paano po, kahit sabihin po natin na kahit may alam po kayo po tayo ng English, pero po yung amo nyo, marunong din naman sila kaunti-unti yung English. Yung English po na tinatago nyo, iwan nyo po kung may lalabas nyo. Una po sa akin, una-una, siyempre po, yung mawalay po sa family. First time ko po mawalay na milya-milya yung layo, saka po yung ano, nag-a-adjust na po talaga, especially po sa lahat, halos sa lahat ng bagay po dito sa abroad. So, yan na po. Ikaw naman man ang imo. Wala ka sa trangay. Kasi, nakasalala yung nakasalala mo yung buhay. Hindi ba sila ka nun? So, yan. Let's hope and pray na maayos yung amo magdating. Maganda yung ugali. Kahit hindi kayo magayon din lang. Basta sa ugali, so kayo. Yun. Question number 2. Galing sa pamangkin kong maganda, Dayan Boys ko Star PD, paano niyo po nalalampasan yung mga panahon magkakaramdam po kayo ng kalungkutan dahil mismo na po ang yung pamilya, or yung may urge po kayo na gusto niyo nang umuwi? Ako, personally, yung gusto mo nang umuwi pero isipin mo kung uuwi ka, anong magagawa mo? Totoo nga lang din kayo, magkasama nga kayo, nga naman. So, doon, nawawala lang yung lahat ng mga iniisip mong kalungkutan, yung mamimiss mo sila, kasi nga yung iniisip mo rin yung future ng mga anak mo. So, take na lang sa yung magandang kalalabasan ng sacrifice mo natin. Sa akin naman po, may mga panahon talaga na hindi natin maiiwasan na tapos tayo ng homesick. Yung pinaka, ano natin sa abroad, yung pinaka, ang tawag na? Kalaban natin mga OFW. Siyempre po, mawawala lang yun kapag iniisip natin yung mga positive at yung mga pangarap natin sa buhay na para sa magandang nabukasan ng mga pamilya natin, siyempre sa mga anak natin. At saka, kailangan din yung mga participation or yung pag-uunawa ng mga pamilya natin na nasa Pinas, lalo na yung may mga asawa. Yun lang naman po. Okay. Akin po, siyempre po, actual. Mahirap talaga, lalo na siyempre. Sila nga po, mas ramdam ko po yung ano, kasi nga po, sila may mga anak. Sa akin po, as bilang single po, mahirap din po. Andun yung pangungulila mo sa kapanulang mo. Pero, ang ginagawa ko is, I have to focus sa kung ano yung goal ko, kung ano ba yung rason kung bakit ako nag-abroad. So, pag iniisip ko po yun, kung bakit ano yung rason, una-una po, nawala lang po yung lungkot ko kasi nagpapalit na ay, dahil sa pangarap mo, andito ka. Dahil sa mga may gusto kang tulungan, nandito ka. So, palagi na lang po natin isipin kung ano po yung rason bakit po kayo nag-abroad. Yan lang po. Just hope and pray. Pray ka lang palagi, yun lang. So, prayer talaga yung pwede. Prayer talaga yung tao. Siyempre, hindi yun mawawala sa bawat isa na. Kailangan ka ng prayer. Doon tayo po ng labas. Para at saka, i-unwind mo yung sarili mo pagdating dito. At dito, sa Macau, pero pag may natin kayo, wala kang hindi upload. So, dito, okay. Pag doon ka sa Middle East, doon. Ibayan mong sarili mo. Kahit gusto mo nang umuwi doon, kailangan mo talaga tapusin yung kontrata mo. Kung gusto mong makalupit ng ako mo, tumakas na na. Kailangan kasi natin pag doon tayo sa Middle East, ilalagay natin sa mga utak natin na kailangan natin magiging strong para uuwi tayo ng buo sa Pinas. At makakasama natin yung pamilya natin. Ating next question, galing kay Tinilindo Bli, ano ang nagpapatibay dyan sa inyo at hindi kayo nagdadalawang isip na pumunta sa ibang bansa? Nagpapatibay sa akin, mga anak ko. That's it. A good future for them. That's it. Thank you. Sa akin naman, nagpapatibay sa akin ay yung, syempre, yung number one talaga, yung kinabukasan ng anak ko, siyempre, hindi mawawala rin sa isip ko na yung makatapon lang sa mga nangangailangan, kahit konti. At saka siyempre, especially po ito kami niya ko. Naging matibay po ako kasi po, napakaswerte ko sa asawa ko. Kasi, yes! Napakaswerte sa asawa! Panamagaling mo, swerte ba ka doon? Kasi lahat ng napakaswerte. Yung pinaka-problema niya talaga, yung totoo, hindi niya maubos ang
Siguro po is yung mga pinagdaanan. Pinagdaanan po, siyempre po. Kasi yung family, siyempre yung nagpapatibay. Kasi nga po, sila po yung rason kung bakit ako nandito. So, most naman po, mostly sa lahat ng mga OFW, nasan talaga yung family, good future. So, sa akin po, yun po, siguro pinagtibay din po ako ng mga pinagdaanan po, yung mga pinag-una ko kung punta po dito, yung unang sabak ko po sa gera, kasi nagiging training ground po yung mga WADES. First time ko po kasi mag-work na talagang sa bahay, na as in ng mga tulong ka. So, sa lahat sa una kong amo, talagang enough na yun na magpapatibay sa'yo ng loob para ba pagpatuloy yung kung ano yung trabaho na sa'yo. Ayun na! Okay, problema. Problema? Ang pag-apat na tanong, galing kay Ma'am Erna Baoko of Las Visaya, ano ba ang kultura nila dyan? Ano ba ang kultura dito sa Macau? Dito sa Macau? Chinese po sila. So, as we all know, yung mga nakikita ko natin sa television, papante ko sa mga Chikwa, Chinese, yun na po yung ano nila. Napaka parang liberated, medyo liberated po sila. Tapos, mga open-minded naman po yung kultura. Tapos kung ano lang, medyo mahirap yung sa salita. Tapos, parang sa atin na din mga Pinoy, hindi siya mahirap i-adjust. Kasi as in, open na open po din tayo. Dito po sila ganun. So, tapos dito po, may mga diskriminasyon, pero hindi po katulad sa atin. As in dito, kahit matanda-matanda ka na, so, hindi ka magtrabaho, ano. So, kultura nila, very nice, para sa atin. Panglimang tanong, galing kay Marian Octas, bakit nahuhubog ang mga Pilipino sa ibang bansa? Nahuhubog na lang eh. Of course, kasi nga, yung mga hindi pa nakaranas dito sa abroad na sinasabi, ang iniisip nila, ang daming pera, limpak-limpak na pera yung kikitain mo dito. So, that's one thing na talagang pinakarason kung bakit yung halos lahat nag-aano na nang mag-abroad. Tapos, good future for the family, of course, kasi ang hirap na makikita mo yung mga anak mo, ulti mo, isang pirasong sinapay, hindi mo maibigay ang sakit-sakit sa kaluban. So, mas pipiliin muna lang po na magpunta po dito, magsakripisyo bilang ina para po sa kanila, sa kinakibasan na magandang, magandang kalupan mo ibibigay mo. At saka, yung malaking sahod, sa totoo lang, yung sa kahit na nangatulong, syempre, iba yung sahod sa atin eh, napakaliit lang iba. At saka, the experience, tapos yung tingin ng tao sa'yo sa Pilipinas, hindi nila alam na kami lang yung nagkakaalam. Sobrang hirap, wala kung hindi ko totoo mga pera ko. Totoo, maibigay mo yung mga kunting loho, ma-achieve mo yung mga kunting-kunting mga pangarap sa buhay, pero sobrang hirap din po yung pinagdadaanan. Lalo yung sitwasyon po namin dito nga. Siyempre, malayo sa pili, kalinga, at pagmamahal ng aming mga mahal sa buhay. Kaya please, kumustahin niyo po kami. Tapos please, hanggang kumusta lang. Thank you. Kasi nga, iniisip nila na marami tayong pera. Kasi nga, abroad eh. Pero sa totoo lang po, pag panggap namin ng sahod na yan, lilipad na yan sa Pinas, sisigo na lang po yung makira sa amin. Paano ba? Mas pipiliin ng mga especially talaga Pilipino. Siyempre po, una-una. Alamdam naman po natin ekonomiya sa Pilipinas. Yes. Kahit po, degree holder ka po doon, ang hirap, ang dami pa rin po talaga pumunta sa ibang bansa. Kasi po, yung sahod doon, compare po dito, kahit nga po degree holder ka, pagdating mo dito, katulong ka, mas malaki pa yung sahod ng katulong. Kahit sa, hindi naman po minamaliit namin yung sahod ng mga degree holder na Pilipinas. Pero yun po yung kasi yung realidad po ng buhay. Kung bakit po mas nangyipili yung mga tao or mostly yung mga Pilipino na mag-abroad. And then kahit po mahirap, po choice po kasi, siyempre po, gaya nga po yung sinabi po nila, iniisip po yung kapakanan ng family, ng mga anak. Kahit ako nga po, wala pa naman po akong sawat anak. Kaya naman po yung hirap. Kaya kailangan mo talagang kahit gusto mo nang umuwi. Wala po magagawa. Kasi kailangan mo po talagang ano iniisipin mo, ano gagawin mo sa Pilipinas, ano makapapakain mo sa family mo. Although, may dream din po kami personally, may mga pangarap din po kami personally na mga gustong bagay. Pero dahil po sa family, kung ano po yung
lalo na pag lumadating na yung bungsik. Para ang sarap ng umuwi. Okay nga dito, pag dumaan sa bungsik, eh, lalabas ka lang para mawawala na. Ito paano yung nasa PDF? Talagang labanan at labanan at labanan mo. Kasi nakakabalo yung bungsik pa. Talaga, iniintindi mo. Nakakabalo. Yes pa! Ano ko yun? At nang dahil dyan, pa-shoutout po kay Ate Nile, anak Pilito, nasa Saudi po siya. Ate Nile, ang ulan, parting lamina, ang batnak! Ruby! Ruby! Ano sabi ito, Ruby na? Sarah. Ruby, ni Sarah Lucinio. Sa dalaga ni Sarah. Oh, Saudi, ay, pala nas bulan. Liso ba yan kayo dito, ay? Diba ka basa-basa ka, lumusok dito. Wala na limang limang mo. Ang sunod na tanong, galing kay Ma'am Erna Bauto o Tas Usaya, ano ang kaibahan ng mga ugali nila dyan sa Mabawak dito sa ating bansa? Dito, ang kaibahan, unang-una, dito sa Macau, walang blatiran, walang barangayan, walang chismis ang dahilan. Dito walang chismisan. Hindi ka makakita na nagkukumpulan sa daan, nagchichismisan. That's the best thing po dito sa Macau. Sa China. At yung mga tao dito napaka-disiplinado po. Kung ano yung ina, ano ba yan? Inaano ng internet. Okay, ang gobyerno talagang susunod sila. Kaya mas magaan dito yung pamumuhay. Sa totoo lang, mas magaan yung pamumuhay dito kaysa sa Pinas. Kasi kahit nang nadaan ka, kahit anong gagawin mo dyan sa daan, walang magtitirantay. At kasi nasisita talaga. Walang magtatambay sa labas. Hindi kagaya sa atin na, hindi kagaya sa Pinas na pag dilim na, talagang matatakot ka na maglakad sa daan kasi maraming nagkukulan o mga tambay sa labas. Hindi natin alam. Alam naman natin yun. Yun yung totoo sa Pinas. Okay. Wala po. So nakikita ko ba, for more than 2 years na po dito, maybe 3 years na. Nakikita ko po is may unity po sila. Unlike, hindi naman po sasabihin natin, siguro sa Pilipinas, nandun din. Pero dito po kasi, kung ano po yung sinasabi ng like mamamayan, pag nakalating po yun sa prime, di ba dito? Yes. Sa naataas ang sa taas, is talagang tinatry din ng namumuno sa taas na marinig kung ano yung gusto mong ipanwati sa namumuno. At yung namumuno din, is tinitingnan talaga kung ano din yung nakakabuti sa buong mamamayan ko dito. At saka, hindi po kaya dyan namin sa talagang tawagan. Bro, mentality. Dito po talagang sa panahon po ng kalamidad, sa panahon po ng mga, like, gaya po ngayon, nagka-pandemic. Yes. Super, believe po talaga kami dito sa ano ng gobyerno po ng Macau. Kasi talaga makikita, wala po silang madaming gaya. Ay, wala naman, bagilang gaya. Wala ka lang. Sak-sak-sak. As in, kung ano lang po talaga yung sinabi ng prime, sinusunod po nila. Tsaka kung ano din po yung ano po ng mga mamamayan concern, talagang tinitinitin po ng nasa ano ang nahulog sa taas. So, yun po yung pinaka, kaya po hindi po sila, ano, yung pinagkakaroon ako, the unity is there. Okay. In black. So, kung ano po yung mga problema na dumarating, as in, ang bilis-bilis niya po maglaho. Kasi nga po, walang kasaksaksaka, lahat po nagkaka-unite. Pagkakaroon po, pagkakaroon sa atin. Papanabuhay ang nanay. Sorry, ito na kami dito. Magmay. So, kasi kami tatlo, wala kami paso kasi holiday nga, dalawang araw na holiday. At sa mga tama rin, nagka 1,000 subscriber tayo, kaya naisipan namin mo. Yay! Di ah, basta, di ay, uga. Uga, pas imuha. Last question, galing kay Ma'am Erna, ano ang masasabi niyo sa mga kababayan natin na may planong iwanan ang pamilya nila para magtrabaho dyan? Or magtrabaho sa ibang bansa? Sa akin, have faith, be strong enough, and yun nga, think positive. Okay, fasten your seatbelt. Kasi kayo alam na nagawin dyan. Parang yung biyahe. Kaya para kayong sobrang bilis ng mga pangyayari. May mga hindi kayo nasa akong pangyayari. Nagsahan, bigla-bigla, ibababa ka ng amo. Hindi mo alam. Minsan din naman. May smart din naman. Maganda. Meron din naman. Oops! Stop na talaga. So, yun po yung buhay. Abroad, hindi niyo po alam kung hanggang na lang kayo dito. Kaya as long as, fasten your seatbelt. Dagang handa po talaga kayo na dumating man po yung malakas na unos yung buhay. Kasi kung napakahirap po kasi dito talaga sa abroad. Hindi mo kasi talaga alam. Like anong sabi kanina, kung uwi ka doon na buko ka pa. Uuwi ka pa na may paa ka pa. Alam niyo po yun. So, yun po. Pero, ang pinakamasakit, uuwi ka nga, pero ang lamig mo na. Huwag ka na kayo.
pakinitin. Mamulot pa ba ni Oy? Bakit may inyo kailan na? Salamat po sa mga nag-participate po, nagbibigay po, nagpahayag po ng kanilang mga katanungan. Ang sabi ko rin po sa last na tanong, siyempre, tama yung sinabi ni Jeremy na magpatatag lang at tiwala sa Panginoon. At saka isipin nyo na lang, isipin nyo ng maigi kung pupunta kayo sa abroad, kung anong goal nyo na pupunta kayo doon. Siyempre sa mga may asawa, sa mga anak, siyempre pinakaras doon. Magandang pinabukasan para sa pamilya, para sa mga anak. Kapagtapos ng pag-aaral, siyempre, para hindi naman nilang naranasan kung ano yung mga hirap na nararanasan natin bilang magulang. Yun po. Basta po, pag may plano kayo na pupunta dito sa abroad, be sure lang po na talagang buko yung pasyon yung loob mo. Tsaka yung tapang mo, tapangan mo talaga as in. Kasi pag sabihin mo lang na mag-abroad ka dahil gusto mo, dahil... At huwag na huwag mong gagawing rason ang abroad sa iyong kabiguan dahil you will come to go for sure. Promise. Kasi sa abroad, hindi natin alam yung kapalaran natin eh. Yung isang paa natin, pag apak natin sa airport ng ibang bansa, yung paa natin nasa hukay eh. Kasi hindi natin alam kung anong nangyayari sa atin. Kaya, tibay lang at naniniwala sa kami. Kumbaga, welcome to the club sa mga balongkera. I love that medyo it's so big. Dahil po sa mga ipinadala po ninyong katanungan o ipunuminto ninyong katanungan sa aming post sa Facebook, kayo po ay nagwagi! Kayo po ay nanalo ng 15 peso load. Congratulations! Basta ako mukha on. Congratulations kay Jeneline Doble, kay Diane Grace Pasupide, Erna Bauto of Las Lusaya, and Marian of Las. Uy! May nakalakip! Jeremy Ohio Luna! Meron po tayong 15 peso load. Yeah. Naglipog rin akong ulo sa pagkulot, ano yun? Kasi maning dagana. Pinoy pandesal, isasawsaw sa kape. Ganyan po kalinis ang Pinoy. Yung pandesal, hinuhugasan po ng kape. Tapos yung kape, ininumin. Ako rin, ako pinagamay. Ako may kukuin ng tao na yan yung braha. Na, ako yung mawinner niya sa ice cream. Ako yung mawinner si Brando. Sana all. Sana all, mamapan ang winner. Suko na, suko. Suko na. Suko na. Maubos naman ang tagaw! Ayan, ayan, ayan! Walang sinabi ang nakaputi sa ating tabi! Walang sinabi ang nakahilukite! Thank you so much! Thank you for watching! Please like and subscribe po sa aming channel! Tagaw sa Macau! And we have 1K subscribers! So, yay! On the way na po tayo! At sana po ito po ay magiging gabay po sa amin na marami po kami sana-sanang matulungan sa hinaharap! Thank you po sa inyong lahat. Keep on watching. Sa inyo. Kaya. Kung may mga comments po kayo, down below. Yes. For more videos na gusto nyo po gawin namin. So, free to comment. Okay.